Tao, welcome to Japan. No? Pero nandun sa taas yung kanilang sariling script. No? Sa ikalawa, kahit yung no smoking campaign nila ay nakasulat doon sa kanilang sariling script at maging sa mga karatula doon sa daan, gamit ang kanilang sariling panulat pa rin. Sa mga dyaryo, sa bookstores, mga bookstore, terrible bookstore, no? Sa, may komentaryo ako dyan. Sa atin, lahat ng mga bookstore ay sa wikang Ingles. At siyempre, mayroong bahaging na Pilipino sa Ingles din. Pilipinian. No? At sa libraries natin, sa wikang Ingles. Mayroon din Pilipinyana, Pilipinyana, pero sa wikang Ingles. Kaya matagal ko nang sinasabi, kailangan ang buong mga libraries natin ay sa wikang Pilipino, magkaroon lang na isang bahagi doon sa isang kanto na ang tawag ay Amerikanyana. Ay yung nasa sulo. So, mabalikta rin natin yung sistema. Tayo ang itinatanghal, yung nasa sulo ay yung Amerikana. Pwede natin tagyan din ng Japonica kung gusto nyo. No? Sa pagtuturo, syempre, gamit yung kanilang sariling wika. No, kahit yung mga Banyaga, hindi nag-a-adjust yung mga Hapon sa mga Banyaga na mag-i-English sila para sa mga Inglesero kung nandun sila. Pero, kailangan tumangkok nung mag-aaral sa kanilang wika. Yung isang kaibigan kong nagpapanggap ding kaibigan niya na historiador, nagtuturo siya sa isang universidad ng mga hospital sa Tokyo. Kung saan pwede silang magsalita sa wikang Ingles. Hindi kailangan marunong sila ng Ingles. Pero hindi sila nakapagtuturo sa Todai, no? Universidad ng Tokyo. Kasi ang wika ng panturo dyan ay Hapon. No? Now, itong kaibigan ni Xiao na semi-historiador ay nakalakayan ko sa Facebook na pwede niyong basahin. Nasa internet ito. Hingan ninyo ng kopya si MJ. No? Mababasa ninyo ang talakayan. Doon sa bandang huli ng talakayan, sobrang insulto sa akin eh, na bilang mercenaryo ni Marcos, walang hiyang nagsulat ng tanhana, etc., etc. Ulit-ulit yun. Nung bandang huli na ano, ng talakayan, ang ano ko ay, alam mo, balang araw ay tuturuan kita kung paano paglaruan ikaw. So, mayroon pang dalawang exchange. Pagkatapos, tinanong ko siya, marunong ka man ng Nihongo? Mag-ingat ka sa sagot mo, ha? So, after a while, ang sagot niya, marami pang kasikot-sikot. Hindi ako marunong mag-Nihongo. Eh, ano ngayon? No? Pagkatapos naman, siguro, after one page, sabi niya, tapusin na natin ang insultuhan ito. Wala katutulan ito. Okay. Siguro natakot, nababanatan ko na from there, no? Kaya, natuwa ako dun sa exchange of ideas in quotes.
na ikaw siya ang nagpakalat sa internet. Di ba? Umalaw ako ng ibang tayo. Umalaw ako. Roll niya yun. Roll. Nagkuma ako doon, no? Simply, mayroong umasakit kaya, no? Hindi ma umasakit, pero kasi natapos si Ray Leto eh. Tapos may komentaryo ito, no? Respected historian. May political science of porn, no? Respected siya, bilang historian. Nag-komentaryo kay Ray. Medyo naiis ako doon sa komentaryo. So, sinagot ko, na kay MJ yung friend, no? So, sinabi ko doon, handa ka na bang tawagin ko yung mga Redskins parang palibutan si General Custer at lipunin si General Custer, handa ka na ba? Hindi na kami sinagot. At least respected historian na tawag mo sa kanya. Respected by some. So yun, sa susunod na slide, makikita rin sa kahit sa mga websites gamit yung kanilang sariling panulat, no? Rankings na doon sa importante sa ranking sa mga Nobel Prize, yung bansa at kabiyasnan na nagsasarili, may sariling wika, sariling sistema ng edukasyon sa kanyang sariling wika, ay ang pinakamaraming may nagawa na ng Nobel Prize. Hindi lamang sa literature, kundi sa sciences. All sciences, Japan. No? Pati na yata Thailand na mayroong Nobel Prize. Siyempre tayo na sa wikang Pilipino pa, sa wikang English pa. Sa wikang English pa ang lahat ng edukasyon. Galing pa sa state side, ni isang Nobel Prize ay wala. Wala. 100 million people. 108 million people. Ang Alemanya ay mayroon lamang 60 million people ngayon. Million ba? No, million. Ang Pransya ay around 50 million people. Ang Holland ay siguro 12 million people. No? But, mayroon silang sariling sistema ng edukasyon sa sariling wika. Napapagod na kung mapaliwanan yan. Taka kung ay pinaliwanan. 108 million Filipinos ni isang Nobel Prize. Kailangan naman ako pang mag-sumikap diyan. Walang Nobel Prize. Ay, may Nobel Prize. Sa history. Si Churchill. Literature. No? Sa Thailand naman, doon pa lang sa kanilang airport, makikita na kaagad yung kanilang sariling script, yung kanilang sariling wika. No? Kahit doon sa mga karatula, na ibang-iba doon sa karatulang nakita natin kanina sa Pilipinas. No, sa streets, no, nandun din, street signs. Sa mga paninda, street foods, yung kanilang daanan. Sa atin sa Pilipinas, subukan yung pag-aralan ng EDSA at tingnan ang lahat ng karatula kung saan wika nakasulat. May anekdot ako dyan. Sa UP, may isang nagbebenta ng
binibigay sa Antipolo na nuts. Kasoy. Na kasoy. Sabi, sir, kasoy. US, galing sa US, yung kasoy. Sabi ko, ganun ba? Galing lang ako sa Antipolo, bumili na ako ngayon. Stateside, di ba? Stateside. Ngayon din sa mga tsaryo, pati mga tsaryo nakasulat gamit ng sariling wika. Meron pa akong komentaryo. Ngayon, may reaction dyan. Huwag ng Amerikano. Inchit na lang. Inchit na lang. No? So, ang mentalidad ay kailangan tayo sa kopen ng Banyaga para umunlad tayo. Di ba? So, huwag ng Amerikano. Inchit na lang. Utang sa China. No. Utang tayo sa China. Woman, sure, don't worry. Chao. Woman, sure, don't worry. Sa mga logo, makikita rin, no? Yung kanilang sariling wika. Sa eskwelahan. Logos. At pasok din sa 10 sa mga pinakamagagaling na mga universidad sa buong timog sila ng Asia. No? Nasa baba ng Pilipinas. At nasa baba yung Pilipinas. Nasa second to the last. Pero ang Thailand ay makikita doon. Halimbawa ng Chulalongkorn at ng Mahidol University. Sa mga daan. Street signs. Ganun pa rin. I am first. Sa bookstores. Magazine stores. Sa kalye. Sa websites. Museum Nasional ng Indonesia. National Museum. Ito ang Universitas Gajah Mada. Isa sa mga nakilang Indonesia. Gajah Mada. Elepante ang Raja kasi elepante siya. Hindi, nabibiro na. Universidad sa Indonesia. Graduation. Yes, sir. Hi, my friend. Salamat, you can come. Nalay ko sa katawan ng panayam ang pagtuturan ng introduksyon. Pinakasagisag ng pagkakaugnay sa modernong panahon ng pakikipag-ugnayan ng isang modernong komunidad pambansa sa buong daigdig, ang paliparan. Nakita natin sa tatlong halimbawa ng Hapon, Thailand at Indonesia na ang ipinatatambad nila sa dumarating at lumilisan sa kanilang paliparan ay ang kanilang wika. Sa kaso ng Hapon at Thailand, sinasalungguhitan pa nga ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanya-kanyang paraan ng pagsulat. Ang Indonesia na isang bansang estado na nabuo simula lamang ng 20 taon ay bukas sa paggamit ng alpabetong Latin sa halip ng Arabo. Bagamat sa Yogyakarta, nagsimula pa rin sa Javanese script sa ilalim ng pambansang wika.
sa isang karapalang pantrapiko. Wika at script ay simbolo ng identidad ng isang grupong pangkalinangan. Pinapahalagahan natin halimbawa ang pagkapanatili ng mga Mangyan at ng Palawan ng kani-kanilang baybayin at isang kilusang pangkakanyahan ang kasalukuyang pagsusumikap ng maraming Pinoy, lalo na yung mga banyaga na buhayin muli ito bilang panulat pangbansa. Kumpara sa kalangaran sa Hapon, Thailand, Indonesia at iba pang bansang may malinaw na pagtingin sa sarili bilang isang komunidad na may identidad, makikita sa paliparan pa lamang na ang mga tinatanghal nating wika ay ang wika ng dating kolonisador o yung Ingles. At lubusan na nating hinahayaang isang tabi ang sariling wikang pambansa, hindi lamang ng Ingles, kundi pati na ng dalawa pang banyagang wika. Yung slide sa pamaga na mayroong script ng Ichik. Sa katunayan, St. Thomas lamang ang ipinakikita natin sa ating mga paliparan. Ito rin ang ating makikita sa loob ng bansa, sa ating mga lansangan, karatula, periodiko, babasahin, tindahan ng libro, aklatan, paaralan at pamantasan at iba pa. Hindi na siguro kailangan ng mga ilustrasyon dito. Papaano ito nangyari at hindi natin man lamang ipakita o simpleng ipabatid ang kakanyahang pambansa? Kung mayroon man, wala nga ba tayong kakanyahang nasyonal o kaya nabubuo o binubuo pa lamang ito? Kaya naman halata ito sa lahat ng level ng ating publikong pamumuhay. Sa kaso ng Hapon, Thailand, Hapon at iba pa, nabuo ang kani-kanilang kakanyahang pambansa sa agos ng kani-kanilang kasaysayan. Liban sa nabigong pananalakay ng Mongol, dulot ng kamikasi ng Batalang Bagyo, na nakapagbuo ng sariling bansa ang Hapones nang walang gumapi at sumakop sa kanila. Ang Thailand naman ay nabuo ng mga Thai na sumakop sa teritoryong naging sa kanila bago sila mapakilaman ng mga Pranses noong 1800 taon. Ang mga Indones sa dakong kanila ay nagdaan na sa di kahimpitang imperyong Sinihaya at matinding Majapahit bago sila makupa ng mga Holandes na siyang tuktok ng kanilang pakikibaka tungo sa pagiging isang modernong bansa at estado. Tayo namang mga Pilipino ay kasisimula pa lamang ng nagtatagumpay na paglaya sa pananakop ng Kastila, heto't biglaan natin kinailangan kumabaka muli sa isang bagong mananakop na dulot ng masidhing pagkabigo sa larangan ng pakikidigma ay nasadlak sa kalituan ang pamunuan natin pinili o nagpapili sa banyaga. Naiiba ito hindi lamang sa kultura, kundi lalo na sa balakin at kaisipan hinggil sa atin. Ang kinalabasan ay hindi lamang ang naudlot na sariling pagbubuo ng pagkabansa, kundi gayon din ang nalabuang pagtatakda ng identidad bilang lipunan at kalinangan. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi tayo nabigyan o nagkaroon ng pagkakataon upang masinsinang maitakda ang anyong hugis ng ating pagkabuo na batay sa ating tunay na kasaysayan, higit sa lahat sa larangan ng kalinangan at kabiyasan. Sa ganyang kalagayan, papaano mabubuo ang diwang Pilipino? Isang mabisang paraan ang masusing paglingon sa ating nakaraan. Makapuluhang matunghayan ng malaliman ang ating pinagmulan upang maisaayos ang ating kasalukuyang kalagayan. Maaaring likha ng kanyang pinagdaanan ang diwa ng Pilipino, ngunit ang pinakaugat nito ay nasa kanyang kalinangan bago makatagpo ang iba sa daloy ng panahon. Sa makatuwid, kasaysayan ang umuhubog sa diwa ng bawat nilalang na walang hindi nakapaloob sa isang lipunan at kalinangan. Ibig sabihin, mas fundamental at esensyal ang kalinangan sa pag-unawa sa kasaysayan ng isang komunidad sa agos ng panahong itinagal sa pagkabuo nito. Ito ang buod ng pantayong pananaw sa kasaysayan. Sa pinakasimpleng pagtingin, maaaring pagsimulain ang kasaysayan natin sa mga Austronesiano, hindi sa pagdating ng Kastila noong 1521 ni sa labanan sa loob ng Maynila noong 1898, panloob ang daloy ng kasaysayan ng Kapilipinuhan. Tungkol dito, pakitignan ang mga sumusunod na papel sa bakas. Patayong pananaw, mababasa ang buong teksto sa blog by Tagaidog. At makikita rin sa Saliksik e-journal. Ikalawa, ang patayong pananaw bilang diskursong pangkabiyasnan nasa Bautista Pepua ng Pilipinolohiya. Katlo, Carmen Di Peñalosa tungkol sa bagong masthead at mga kaugnay na usapin nasa Atoy Navarro
Ang bagong kasaysayan sa wikang Filipino, kalikasan, kaparaanan, pagsasakasaysayan noong taong 2000. Ika-apat, bagong kasaysayan, isang paliwanag, nasa Agosto 20-30, 1896, ang pagsalakay ni Bonifacio sa Maynila, Kalabilang 5. Panglima, yung akda nila Atoy Navarro at iba pa, patayong pananaw, ugat at kabuluhan, pambungad sa pag-aaral ng bagong kasaysayan. At yung pinakabago nga ay itong nasa harapan, yung pantayong pananaw, bagong historiografiyang Pilipino, bagong balangkas ng kasaysayan ng Kapilipinuhan. Matagal lang naupa ng tao ang kapuluang tatawagin pagdating ng oras ng Pilipinas ayon sa mga propagandistang akulturado sa kaugalian at kulturang Kastila at Europeo at katagalugan ayon kina Bonifacio at Katipunan. Itong ilang buwan natitiyak na ang pagkaparito ng tao na Homo erectus filipinensis noon pang bandang 800,000 taon bago ang kasalukuyan at gayon din ng Homo sapiens o anatomically modern humans noong 47,000 taon bago ang kasalukuyan. Sa pagitan ng dalawa noong hanggang ng kalinangan 67 taon na ang nakakaraan, umiral ang taong akalaw. Dahil malamang nang ninuno siya ng mga negrito. May malaking ambag ang Homo sapiens ng Palawan sa ating pagkatao. Sa diwa ng modernong Pinoy, produkto ang Pilipino sa huli-hulihan ng interaksyon ng negrito at ng mga Austronesyanong lumaganap sa kapuluan noong bandang 7,000-5,000 bago kay Kristo. Maraming taglay ang Austronesyano na lumaganap sa kapuluan bago magpatuloy ang kanilang migrasyon patungong silangan hanggang Rapa Nui at marahil hanggang Timog Amerika at pumong Timog Indo-Malaysia at kanluran hanggang Madagascar at malamang hanggang Afrika pa nga. Makikita sa mapang ito yung migrasyong Austronesyano. Yung nasa kaliwa ay yung kasalukuyang tansya nung nung mismong pinaglaganapan. Sa kanan naman ay yung kay Blanche Havalok, yung maaaring pinaglaganapan pa ng mga Austronesyano bukod doon sa kasalukuyang pagmamapa. Ang buong kapanahunan mula 800,000 bago kay Kristo hanggang 1588 ay natalakay sa seminar workshop ng Bakas noong 2013 sa Pila, Laguna. Nakikita sa larawang ito yung mismong pabalat noong book o yung binibigay kapag program. Tingnan ang kalakit na nalitrato. Bagamat may kinalaman din sa pagkabuo ng diwang Pilipino, tulad ng nabanggit na, ang panahon bago ang mga Austronesyano, higit na mahalaga ang paglagi ng mga ito sa kapuluan sa pag-alam at pag-unawa sa pagkataong Pilipino sa agos ng ating kasaysayan. Sa katunayan, ang pinakabatayan ng kalinangan at kabias ng Pilipino ay ang dala rito sa arkipelago ng mga ninunong Austronesyano. Mula sa mga konsepto ng banwa, bayani at pangangayaw, hanggang sa paraan ng pakikipaglaban, pakikibaka gamit ang mga mukok sa burol o bundok, may iuugnay ang mga magiging Pilipino-Pilipino sa kamag-anak sa Oceania, Micronesia, Melanesia at Polynesia, bagay na panimulang natalakay ko sa ang Pilipinong banwa, banwa sa mundong Melano-Polynesiano noong 2006. Sa pagitan ng simula ng paglaganap ng mga Austronesyano sa kapuluan, sa isang dako, at ng pagdatal ng mga Kastila sa kabilang dako, dalawang importanteng pangyayari ang magdudulot ng ilang pagbabago sa kalinangang Austronesyano. Ang una noong bandang 900 MK ay ang paglaganap ng Hinduismo-Budismo sa Butuan at sistemang ilog ng Pasig sa loob ng Maynila at lawa ng Laguna. Maaaring tignan yung inscription sa binagbag na tanso ng Laguna. Ang pangalawa ay ang simula ng paglaganap noong 14th century ng Islam. Kapwa ang una at pangalawa ay hindi gaanong nakaapekto sa kabias ng Austronesyano, partikular sa pakikipag-ugnayan ng mga banwa at bayan, bagamat sa una ang Butuan ay naging sentro ng isang estadong etniko
panlagak hanggang sa pagdata ng Bastila habang ang sulu ng mga Tausug ay mabubuo rin bilang sultanato. Ang ibang komunidad na Muslim at nagiging Muslim, partikular na ang Maynila. Ang kalagayang ito ang siyang naradna ng mga Kastila. Nasa ibaba ang diagram ng larangan ng mga pwersang historico-political 1588-1896. Makikita sa mga susunod na slide. Na siyang naging konteksto ng karanasan ng Pilipino tungo sa pagkahubog ng kasalukuyang mabuhay na anyo ng diwa ng elite na nagbabantang maging diwa ng buong bayan. Kung hindi mabubuo ang diwang pambansa sa batayang Austronesiano ng Kabiasnan. Ang karanasang pangkasaysayan ito ng Pilipino ay may tatlong direksyon na ang isa ay magsasanga sa diwa ng propaganda at diwa ng katipunan sa loob ng kolonya. Diwang hindi nalalayo sa lumat at sa Austronesianong naging Muslim sa itinagal ng kolonyalismong Kastila. Lilinawin sa katawan ng panayamang naturang tatlong patunguhan ng diwang Pilipino sa pagharap sa kolonyalismong Kastila. Sa konklusyon, tatalakayin kung ano ang magiging solusyon sa kawalang identidad ng bansa. Ibabalangkas ang isang daan patungo rito sa batayan ng wika, kalinangan at kasaysayan. Inaasahang ito ang maglalansag sa kasalukuyan dambuhan ng pagkakahating pangkalinangan ng kultura at lipunan ng nasyon. Narito yung larangan ng mga pwersang historico-politikal mula 1588 hanggang 1896. Mula sa mga estado Muslim hanggang sa pagbuo ng 1930. Konklusyon tungo sa pagkawasak ng dabuhalang pagkakahating pangkalinangan. Ang malayong paglalakbay sa masukal na landas ng pagwasak ng dambuhalang pagkakahating pangkalinangan tungo sa pinal na pagkabuo ng Kapilipinuhan ang pinto ang binuksan ng K-12 sa pantayang pananaw. Ang pinakaadhika ng pantayang pananaw ay ang mabuo ang Kapilipinuhan o katagalugan ng KKK bilang isang bansang nagpapasya hinggil sa kanyang kasarilan, sa kanyang sarili o pagsasarili bilang kabuuan at kinabukasan sa mundo ng mga nagsasariling mga bansa nang hindi pinakikialaman ng ibang bansa. Ito ang sinasagisag ng larawan sa itaas, kung saan tumitingala ang kabataang lumad, Muslim at Kristiyano sa araw sa kinapapalooban na simbolo ng kabuuan at pagkakaisa. Okay. Ang adhikang ito ang siyang nagbigay uwang sa pagkapasok ng pantayang pananaw sa kurikulum ng K-12 kasama ng Sikolohiyang Pilipino at Pilipinolohiya. Ito ang naging tumuhin ng tatlo simula pa noong dekada 70, halos hatid ng taon na nakakalipas. Masukal ang daang tatahakin pa. Okay, ito yung kasalukuyang basic education curriculum ng K-12. Masukal pa ang daang tatahakin natin dahil isa lamang na bahagi, bagamat sentral at susing bahagi ang edukasyon ng mamamayan sa kabuuan ng kalinangan at kalipunan ng kasalukuyang hugis ng pagkabuo ng Kapilipinuhan. At itinakda pang ituro ang tatlong makabayang kaisipan sa wikang Ingles. Kung kaya't ang panimulang laban ay isagawa ang pagtuturo ng mga ito sa sariling wikang pambansa, ang Filipino. Habang isinasagawa ito, isusulong din ang pagsasawikang Filipino ng lahat ng asignatura sa kurikulum ng K-12 at sa buong sistema ng edukasyong sekundarya. Mahalaga sa kontekstong ito ang kapwa-papel ni Professor Martija ng UMAC at ni Dr. Carlos Capel ng Departamento ng Antropolohiya na kapwa ay nagpapakita sa kahalagahan ng wikang pambansa sa pagtuturo sa kung ano ang itinuturo at higit sa lahat ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Mahalaga rin ito bilang paghahanda para sa tersyaryang edukasyon. Isinasagawa kasi ang pagsasawikang Pilipino sa mga paaralang tersyarya, partikular sa UP at Ateneo mula pa noong dekada 70, at nagpatuloy ang laban dito at sa iba pang kolehiyo at universidad. Wala pang katapusan lalo na sa Ateneo kung saan lumuha pang Inglisero at batay sa sistemang Amerikano ang buong grade school.
Kayo pa man, sinasagawa na rin ang utal-utal na pagsasawi kang sarili sa ibang universidad, tulad ng Lasal halimbawa. Bukod dito, inihahanda namin ni Dr. Bayani Santos ang pagtatatag ng isang universidad na lubusang Pilipino ang wikang panturo at ang itinuturo. Malapit na itong magsimula. At ang inaasahang maitayo ang campus nito sa pandakan ni Francisco Balagtas, Padre Jacinto Zamora at Ladislao Bonus, 1854 to 1908 ang ama ng operang Pilipino, ang pandakan na noong 19 taon at simula ng 20 ay kinaiinggitan ng Intramuros bilang sentro ng kalinangan. Mahalaga rin banggitin kaugnay ng adhikain ang isang pamantasan sa wikang Pilipino ang Bisayang si Roberto Romualdez Sr. noong 1875 hanggang 1941, ang ama ng batas ng wikang pambansa. Dapat rin isagawa ang pagsasawika at kalinangan ng bayan sa buong aparatos ng Estado, partikular sa ehekutibo, legislatibo at judikatura. Tunay na masukal at masalimuot pa ang landasin ng pakikibaka. Simula ang pagkapasok ng tatlong kaisipan, tunay na makabayan ang PP, SP at Pilipinohiya sa K-12. Pakikibaka ito para sa pinal na pagbubuo ng Kapilipinuhan. Mabuhay ang adika at pakikibaka ng bayan ng Kapilipinuhan. Sa ekotibo, sa kasamang palad, urong sulong ang pagsasawikang pambansa ng burokrasya mula sa Malacanang hanggang sa mga LGUs. Tinangkang simula ito ni Marcos at ni Corin, ngunit naging mingas kugon lamang. Sa lehislatibo, matagal nang nagsumikap ang ilang mga kinatawan at senador na magsalita at magtanong sa Pilipino. Ngunit higit sa lahat, gumagawa pa rin ng batas sa wikang Banyaga ang mga mambabatas na kadalasan upang mahalal ay nagsipilipino. Nang inimpeach si Erap, hindi maintindihan ni Chief Justice Davide ang maraming kataga sa Pilipino. Sa konteksto ito, ang ambag ni Professor De Vega ng UMAC tungkol sa sistema ng ustisya mula sa mismo judikatura at sa pagpapatupad ito ng ehekutibo, kung saan ang kapulisan ay sa wika ng bayan, kinakailangan magpatupad ng nakasaad sa batas. Ang batas ay resulta at batay sa hustisya na pinahiral ng dalawang okupasyong Banyaga sa ating bansa, kung kaya't kadalasan ay hindi naangkop sa diwa ng bayan. Kaya napaka-importante rin ng ambag ni Dr. Peñalosa tungkol sa pagkadalumat at pagunawa sa katarungan sa kalinangang bayan, partikular sa pagkakaugnay nito sa karapatang pantao na sa katunayan ay karapatan talaga ng tao bilang tao at hindi ng hayop ni ng aswang. Tunay na masukal at masalimuot pa talaga ang landas na tatahakin ng patayong pananaw tungo sa pinal na baitang ng pagbubuo ng ating bansa. Maraming salamat. Naiyak ako dun to? Buhay pa ba kayo? May buhay pa? Si Mario De Vega ng University of Makati. No, Polytechnic o Universidad ng Pilipinas na ngayon. Okay, at ang ating mga bisita, katulad ni Dr. Preciosa De Hoya ng University of the Philippines. Thinking of si Ma'am Mary Jane Tatel, sorry. Okay, tayo na ay pupunta doon sa mga reaksyon at alam ko na maganda ang ating mga reaktor ngayong hapon. Uunahin na natin ang ating tagapagsalita at kanina lang, ang ating reaktor na kanina lang na brinaso ko na maging tagapagsalita sa ating konferensya sa susunod na buwan, no? Kasi nung una siya ay nagsabi na hindi makakadalo dahil nga siya ay busy sa kanyang disertasyon at sa mga nauna ng mga commitment. Pero kanina lang ay nagsabi siya ay dadalo. Siya ay nagtapos ng BA Kasay Science, BA History sa University of the Philippines, Department of History. Doon niya tapos ang kanyang masterado sa kasaysayan at sa kasalukuyan ay tiyatapos ang kanyang disertasyon para sa kanyang PhD in Anthropology.
Sa kasalukuyan, siya ay nagtuturo sa pamantasang dalasal. Ang ating kaibigan na ulitin ko, magiging tagapagsalitanan natin sa Abril, si Professor Michael Charleston Shaw Chua. Makasaysayang araw po sa ating lahat. Ang una nating problema sa lektura ni Dr. Salazar ay paano natin ito isasalpak sa mga itinuturo sa klase. Yun lang nga mo eh. Sa grade 5, grade 6, halimbawa, kung nasaan ang kasaysayan ng Pilipinas. Yun yung titingnan natin sa ating reaksyon. Pero, una siguro, pagbati sa mga kasama, minsan lang po na magkakasama-sama kami, Dr. Salazar, mga anak mo. At may bago ka ng mga anak. Kita niyo. Palapakan naman natin yung mga estudyante ni Dr. Salazar. Umiyak ako ay walang kapatang magsabi na naging estudyante ako ni Dr. Salazar sa isang formal na klase. At sa kanyang edad, ay na talagang matalino ang PUP. Dahil ang sinasabi na namin, hanggang nandyan ang Dr. Salazar, kailangang pigain. Kayo lang ang gumawa, PUP. Ang problema ay lalabasan ba? Nilalabasan ba? Pero, kaya salamat mga kasama at nandito kayo. Salamat sa mga estudyante na narito. Salamat sa mga nag-organisa at sa pagbibigay ng pagkakataon kay Dr. Salazar na magkaroon ng isa pang dalawa actually na professorial na panayam. Una siguro na reaction ko, hindi lang dalawa, tatlo. Ewan ko kung magagalap yung pangatlo. Yung pangatlo ay tungkol sa West Philippine Sea. Ah, wow. Sa kasaysayan? Kasaysayan at bago magkasaysayan. Really? Yeah. Panalo yan, sir. Okay. Una, ano ang lagay ng pantayong pananaw sa harap ng tinutunaw na pagtuturo ng kasaysayan? Kayo naman nandito ngayon, history majors at secondary education majors, no, sa social studies. Diba, sa panahon na nagdaan, tayo yung sinasabing minor subject na pilit binabawasan ng oras. Nung nag-aaral naman kami, nung panahon namin ni na Dr. Sebastian, no, na halos kaedad ko lang, ano? Ang lahat ng subject, pantay-pantay eh. English, math, science, civic at kultura. Ohe kasi, ay nasa pantay na oras. E, pinaiikli pa yung oras natin kasi mayroong subject daw tayo. Mga ulol. Bakit? Tapos magre-reklamo kayo, nakakalimutan ng mga Pilipino ang kasaysayan? Oh. Napakahalaga ng papel ninyo, lahat kayo na nandito, sa pagbubuo ng bansa at sa pag-unlad natin. Kaya, ang kailangan nating makita dito, at alam ko, proud naman kayo kasi pumasok kayo dito eh. Pinasok nyo to eh. Diba? Dapat malaki ang kumpiyansa natin. Dapat naniniwala tayo na hindi tayo minor subject. At doon lang natin maipapasok ang isang Pilipinong perspektiba sa kasaysayan kung confident tayo na meron na tayo. No? Una, na mahalaga tayo at may saysay. Pangalawa, kung na tayo ay mahalaga sa pagbubuo ng bansang ito. Hindi lang yung mga inhinyero, hindi lang yung mga yung mga doktor, hindi lang yung mga abogado. Pangalawa, ano ang lagay ng proyekto ng pantayong pananaw sa pagbubuo ng bansa sa kabila ng pagkakawatakwatan at pagkakahati-hati ng bansa? Dilawan, di ba? Pulahan, DDS, Dilawan. Ang laki ng problema natin. So, bago natin tignan yan, titignan ko lang maikli yung ano ba yung mga basic. Kasi yung iba sa atin, baka ngayon lang na encounter yung pantayong pananaw,
minsan kailangan ding i-board sa kanila. Halimbawa, mahalagang konsepto sa pantayong pananaw, maliban sa tayo ang nagkukwento ng ating kasaysayan, ay yung pagbubuo ng bansa na nakabatay sa nag-uusap yung Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao. At magagawa lamang ito kung nagsasalita sa isang wika na naiintindihan ng lahat. At ito yung wika ni Willie Revillanet. At ni Tito Vic and Joey. At ito nga ang wika ng Pilipino. Una. Pangalawa, na ito ay naiintindihan dahil naiintindihan ang mga konsepto. So hindi lang basta pananaw na Pilipino kung hindi gumagamit ng mga konseptong Pilipino. Halimbawa, nakakaintindihan ba kung gumagamit tayo ng halimbawa konsepto na ginhawa na buhay sa mga konseptong Bisaya, Mindanao, at marami pang iba. Bakit? Mahalaga kasi dun sa pagbubuo ng bansa, yung tinatawag natin na pagkakaintindihan sa loob ng buok na gumagamit kayo ng konseptong naiintindihan ninyo. Kumbaga, ano nga ba yung sasabihin ko, yung nakalimutan ko. But anyway, ang sinasabi natin dito, hindi, ayun, hindi lang itasapa na nagsasalita ka ng wikang Filipino sa pagtuturo sa pantayong pananaw. Hindi lang sinasalin mo at nagsasalita ka ng mga pangyayari na walang kapangakan. Kundi ikinokonekta, at ito yung sinasabi namin na tunay na tatak ng isang historiador at hindi lang nagkukwento ng kasaysayan. Ikinokonekta sa isang mas malaking kalinangan at pag-iisip. Halimbawa, ang EDSA Revolution, hindi mo lang tinitignan yan bilang EDSA Revolution. Tinitignan mo yan na pagpapatuloy ng isang kamalayan na maiuugat pa sa sinauna mula Katipunan hanggang sa sandugo ng ating mga ninuno. Kailangan tignan siya ng gano'n. Pangalawa, ay yung tinatawag natin so doon sa pantayang pananaw. So yung pagbubuo ng bansa sa talastasang naiintindihan ng lahat. Pangalawa yung daluma, nabanggit na pala. Pangatlo yung alagaan ng wikang Filipino. At yung pang-apat ay yung tanong na sinaging sinasabi sa akin ni Dr. Salazar noon. Kasi ito na nga, apat na taon ako sa aking pinagmulang paaralan na nag-aaral ng kasaysayan. Pero nung kumraduate ako, parang feeling ko, ang dami kong alam, pero hindi ko alam kung anong direksyon ang gusto kong gawin sa buhay. Pero nung naintindihan ko ang pantayong pananaw, na tinatanong, di ba, ang kasaysayan ay mga, ano nga yan eh, tongue twister eh. Ang mga kasaysayan, mga salisay may saysay. Di ba? Tuloy natin tongue twister. Ang tanong, para kanino? Marami ka nang alam, pero kung hindi mo alam kung sino ang audience mo, at para kanino, walang direksyon ang iyong pagsasaysay. Kaya mahalaga yung tanong, di ba, ang sagot sa tanong, kung bakit ka mahalaga, ilang papalitay sa'yo. Ano yung bakit mahalaga? Sino yung mahalaga? Sino yung may saysay? Kanino may saysay? Ay may saysay para sa bayan Pilipino. Okay, ngayon, doon nagkaroon ng direksyon ng aking buhay at nagkaroon ng patutunguhan para sa tao sa bayang Pilipino ang gagawin ko. Okay, kailangan na i-contexto din yung mga statement kasi matagal rin na parang underdog ang pantayong pantay. Okay? Medyo sa history department ng UP, siya'y naging malakas at naging dominante. Pero sa mga sirkumstansyang pagsismisan nyo na lang, ay ito ay parang binaso at pinagturuan. At natanggal ang maraming mga profesor, kasama na ang inyong likod na nasa harapan ngayon, sa mga sirkumstansyang mukhang magkakaunat. Ngayon, pero, ang punto ko kasi dito, sa matagal na panahon, ang asta ng pantayong pananaw ay underdog. Hindi na dapat underdog ang asta ng pantayong pananaw. Kasi, magkatotohanan tayo dito. Ano pa ang original na ideyang na pagsasakasaysayan ang naipanganak ng mga historiador sa Pilipinas na original na sa atin? Wala akong maisip na iba.
Hindi ko sinasabing tama ito o mali ito. At hindi ko sinasabing huwag tayong mag-isip ng bago. Ang sinasabi lang natin, sa nagmamaliit sa pagtayong pananaw, na parang wala itong pinatunguhan, napakalaking kapalin ko na. Sapagkat ito lamang ang nabuhay sa maraming mga kaisipan o lumaganap. Hindi lang actually, kung titingnan mo, hindi lang si Salazar ang pantayong pananaw. Malaki pa rin siyang bahagi nito, pero hindi rin kabalito na sabihin na lampas na rin ito kay Seo Salazar. Dahil ang dami ng branches nito, meron ng nagpapantayong pananaw na divinity. May nagpapantayong pananaw na kabanuhan o yung ibang bansa ang pinag-aaralan. At marami pa rin. Meron ka panahon kasaysayan na nagkakasaysayan ng mga kontemporanyong panahon. So, yun yung sinasabi natin. Now, bibilisan ko na para sa ating iba. Ang sinasabi ko ngayon ay noong natanggal ang maraming bahagi ng pantayang pananaw sa isang universidad, ay ang epekto ay hindi namatay ang pantayang pananaw, kundi lalo pa itong kumalat sa iba't ibang mga universidad. At ang nakakatuwa pa dyan, kumalat din dahil sa efforts ng bagong kasaysayan incorporated na pinamamahalaan ni Dr. Carmen Peñalosa. Diba? So malaking papel ng mga guro sa pagpapalaganap ng kaisipan. Gayon din, alam ko malaki din yung papel ng Miriam doon sa pagbubuo ng curriculum. At dahil nandun si Ma'am Carmen Peñalosa, may naipasok din ang pantayong pananaw. Na, sa totoo lang, ay wala sa hinagap namin. Hindi naman ako original, mas late lang ako. Wala sa hinagap namin ang mangyayari sa aming lifetime. Na nandun siya sa curriculum ng K-12. Paano natin masabi yan? Nagkaroon ngayon ng kurso sa anong tawag doon yung di ba may senior high ka? Tapos meron ng strands. O yung humes na tinasawag natin. Isa sa mga subject nila yung tinatawag na disciplines and ideas in the social sciences. No? Na bagamat ang mga hawak ko pang aklat ay nakasulat sa wikang Ingles. No? Itong isa ay sinulat ni Carlos Peña Tatel Jr. Rex ang nag-publish. Estudyante ito ni Dr. Salazar, makikita na nandito na yung agapan lipunan ng Pilipino at yung pantayang pananaw. Nakasulat. Kakatanggap ko lang ng aklat mula sa Vival, kakadala lang sa akin, mainit-init pa, mula kay Dorothy Jose, na naging estudyante nyo to sir, no? At si Jerome Ong, na nandun at napakalalim ng pagtalakay para sa high school ng pantayong psikolohiyang Pilipino at ng pantayong pananaw. May historical context pa ng pantayong pananaw. May kritisismo sa pantayong pananaw. Sinasabi mo anong bagong kasaysayan. At pinapakilala si Dr. Salazar bilang proponent ng pantayong pananaw. So, makikita natin dito na at least, naipasok. Now, ito lang yung sasabihin ko. Siyempre, English yan. Hindi pa buo yung panalo. Pero ganito yan. Huwag tayong mainit. Kasi ang binabangga po natin ay napakalaking kalaban at sistema. Kumbaga sa revolusyon, contracted war ito. Hindi pwedeng mahirap sa'yo, Mag sa Tumpang. Tungkoran? Boy, Tungkoran. Tungkoran? Mao Zedong, ha? Ito, mahirap na wala tayong tsaga. Kailangan isipin natin yung mga little victories natin. Takot pa yan, baka may inspire naman tayo. Now, pakita ko ng mabilisan. Ito pong, ano yung makikita natin? Handa na ba yung video? Okay. Mula sa... Hindi ito. Yung Filipino... Okay. Ito yung video mula sa University of California, Berkeley. Yes.
May kurso sila na basic Filipino, mga concepts, baybayin, etc. Lesson 10 ay understanding the Filipino philosophy and psychology texts. At ito'y ad lamang. Wala yung totoong video. Pero tingnan niyo yung ad ng kanilang leksyon. We will be exploring Filipino philosophy and psychology in Lesson 10. For this lesson, we will read articles on relevant philosophy and about the Pantayang Pananaw, a philosophy that emphasizes the idea of an inclusive we. We will also read a psychological short story and watch a music video. Iyon, Pantayang Pananaw. Ito pinag-aaralan ng mga Pilipino na nandoon na sa Amerika. Wow! Kinilabutan ako. Diba? So, makikita nyo dyan. Now, ano makikita mong, meron niya siyempre ano yan. Ang mga estudyante, naging estudyante ni sir, napaganda. Kasi sila na yung nagsusulat ngayon ng libro. Sabi ba, halimbawa, itong hawak ko, kasaysayan ng Asya, nasa wikang Filipino, at kasaysayan ng Daigdig, nasa wikang Filipino, ay sinulat ni Abejo, Dorothy Jose, Aaron Malyari, Jerome Ong at Janet Rigimbin. Ilan sa mga ito ay naging estudyante ni Sir o umiikot sa sirkulo ni Dr. Salazar. So ibig sabihin, hanggat mayroong mga tao na pinag-uusapan ng Pantayang Pananaw sa klase na baka sila susunod na magsusulat ng textbook at susunod na susulat ng libro, buhay ang impluensya ng Pantayang Pananaw. In fact, sa kasaysayan ng Asia na ito, nakakot ang ilan sa inyong mga sulatin sa bibliography. So, ano pa? Ang problema mo na lang, kapag ka hindi student, naging hindi estudyante o wala sa sirkulo natin. Bakit? Kasi halimbawa, disciplines and ideas in the applied social sciences, same publisher, pero hindi natin masyadong kilala yung mga author sa sirkulo natin, ay kanluralin talaga yung lengthing dinamit. Kasi halimbawa, sa sikolohiyang Pilipino, may tayong pakapakapa, di ba? Pagka ikaw ay nag-research, di ba, pakapakapa, yun yung metodolohiya natin na nakaayon sa wika natin. Pero hindi natin na-reflect dito kasi puro kanluralin ang ginamit na lente. Ngayon, sa Philippine history, naibaba ito sa elementary. Wala na sa high school. Yung pinakita ko kasaysayan ng Asia